mga kalapatid, step by step yung ating pagtuturo sa kanila. Ang crucial dyan mga kalapatid, yung pag binugaw natin, eh papakainin na natin sila. Kumbaga isasabay na natin sa pagkain para pagka binugaw natin sila at narinig nila yung pito, alam nila kung saan sila pupunta. Tapos sa mga susunod na araw, pwede na natin silang bugawin kahit hindi pa oras ng kanilang pagkain. So, what's up mga kalapatids? Good morning sa ating lahat, especially dun sa ating mga ka-newbie. And welcome back sa Chocobulov TV. For today's video, medyo tinanghali tayo ng gising ngayon mga kalapatids, sapagkat medyo late na tayo nakauwi kagabi, kaya napasarap yung ating tulog. Mag-aalas 8 na at ito nga, tirik na rin ang araw. 7:47 to be exact ang ating time check mga kalapatids. Ang ganda-ganda ng panahon. At kanina may nakikita akong maraming nagpaparonda ng mga ibon. Grupo-grupo yon mga kalapatids. At pagka ganun, iniiwasan ko sa ngayon na isabay yung ating mga alagang young birds, sapagkat sila yung mga mamahihinang nilalang. Buksan na natin yung ating flyer slot. Daily routine, check yung mga dumi. Okay naman yung kanilang mga dumi. Kahapon sa mga hindi nakanood ng previous video natin, eh nag-evaluate nga tayo ng kaunti dito sa ating kulungan kung ano yung mga pagbabagong napansin natin simula nung ipinatupad natin yung pagpapakain ng isang beses. Unang-una nga dyan ay hindi na sila nagsasayang ng mga patupa o yung mga butil ng pagkain, eh inuubos na nila. Wala silang sinasayang. Pangalawa, naging mas disiplinado sila, madaling tawagin, madaling pasunurin, mabilis papasukin. Pangatlo, patuwing umaga, maayos yung natutunaw yung kanilang mga kinakain, walang laman yung kanilang tiyan. Ibig sabihin nun, healthy yung kanilang digestive system. Ngayon, ang isa kong suspecha, baka humina sila sa paglipad dahil nga isa na lang sila kumakain, baka wala na silang lakas na magagamit sa paglipad sa umaga o sa hapon. Pero hindi ganun ang nangyayaring napapansin ko mga kalapatids na kanyubi. Napansin ko mas masipag silang rumonda ngayon kumpara nung kumakain sila ng 2 beses. At kung sa tagal ng ronda ang pag-uusapan, mas matagal silang lumilipad. Siguro mas magaan yung kanilang katawan, yung pakiramdam nila na lumipad kapag hindi masyado silang busog. At panghuli mga kalapatids, mas marami tayong oras na nagagamit pa sa ibang mga bagay o sa ibang mga activity. Dahil nga isang beses na lang tayo nagpapakain. So yun ang ating recap mga kalapatids. At ngayon nga, kakapain ko ulit yung kanilang butchi kung ano yung kalagayan. So mga kalapatids, walang laman. Ay! Sabi ko na! So yun mga kanubi, at pakakawalan na natin sila. Mamaya natin sila pakakainin. Yung dalawa, yun. Hoy! Yan. Gaganyan, dating gawi, konting linis sa ating kulungan. A few moments later. Yan mga kalapatid, sumuronda yung ating mga ibon. Kanina pa yan rumuronda. Mga nasa 20 minutes na. Ayan, nagdapo na. Nagdapo na sila. At pagkaganyan, hindi na natin sila patatambayin dyan. Wala nang rason para tumambay sila dyan. So tatawagin na natin yan. Kailangan dun sa landing board na sila tatambay. Ayan yung isa. Ano nangyari dun? Parang laylay yung pakpak. Check natin mamaya. Tatawagin na natin yan. Yan. Hingal na hingal yung ating mga alaga. Oh. Gutom na rin yan mga kalapatids. Ganyan talaga. Sasanay sila sa ganyan. Yung isa ayaw pa pumasok. Natatakot. Pero okay lang yan. Kaya na natin. Sige, kaya ha. So yun mga kalapatids na kanyubi, kung napansin nyo, kanina, pagkadapo na pagkadapo nila, tinawag na natin agad sila. Kasi wala nang rason para magtatambay sila dun. Ang gusto natin, pagka lumanding sila, diretso na agad sila sa kulungan. Kung gusto nila magpahinga, dun sa kulungan. So, ganun ang gusto natin iparamdam sa kanila. Wala silang ibang
gagawin pa doon. Kaya dapat pumasok na sila sa kulungan. So bukas o sa mga susunod na araw, bubugawin na natin sila, mga kalapatid. Medyo nag-iingat ako, mga kalapatid, doon sa mga ipinapatupad natin. Kasi baka pagka binugaw natin agad yung mga yan. Naku. Hoy, doon. Ito. Yan, mga kalapatid. Kailangan ingat-ingat din tayo dahil pagka hindi natin nasunod yung tamang step by step na proseso, eh baka mapahamak sila. Una, kailangan simulan sa feeding, sa trapping, sa pagtawag sa kanila. Yung pagbugaw, saka na yun pagka sanay na sila dun sa ating mga ginagawa na pagtawag sa kanila. Kasi baka pagka binugaw natin yan, ang mangyari, pumunta dun sa kapitbahay o kung saan pa man. At siyempre, gutom na yan. Pumunta dun sa kapitbahay at dun magdadapo, dun magtututuka, eh yari na tayo. Marami pa naman nag-iibon dito. So yun ang ating iniiwasan. Napansin nyo, ubos na naman. So bibigyan pa natin to. Ilan na ba? Hindi ko man nabilang kung ilan yan. Pero kamayin na natin yan. Ayan. Okay, mag-agawang kayo. Ganyan mga kalapatid. Step by step ang ating pagtuturo sa kanila. At bago natin bugawin yan, make sure natin na hindi na sila dun sa ibagdadapo. Ang crucial dyan mga kalapatid, yung pag binugaw natin, eh papakainin na natin sila. Kumbaga isasabay na natin sa pagkain para pagka binugaw natin sila at narinig nila yung pito, alam nila kung saan sila pupunta. Tapos sa mga susunod na araw, pwede na natin silang bugawin kahit hindi pa oras ng kanilang pagkain. So yun mga kalapatid, naka-newbie, sana may nakuha kayong idea. O sige, dagdag ligaya. O sige, banat. Wala, mahihain tong isa. Alam mo, magaling ka sana, kaya lang mahihain ka. Yan, ganyan dapat. Yun, ubos. So yun mga kalapatid, lalo na sa mga ka-newbie, sana may nakuha kayong idea dito sa ating ginagawa. Again, di natin sinasabi na ito yung pinakadagas na sistema at ito lang yung ating sinusubukan na nababagay dito sa ating tulungan. So yun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, magsubscribe ka na. I-hit mo na rin ang notification button para updated ka sa susunod nating kwentuhan. At paki-like and share na rin ang video para mas marami pa ang maabot ng ating programa. Paki-support ng ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na totoong kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatid? Hanggang sa muli, pagkikita. Paalam. Aray! Yan!